May galap sa tao sa inyo lahat! Kumusta po? Hinihingal ako. Tuwing nagsasayaw, lahat naman tayo hinihingal pag nagsasayaw, di ba? Okay. May galap sa tao sa inyo lahat. Mga kalinga palakpakan! Jules, may galap sa tao sa iyo, ha? Shut up! Kay Langga Richelle. Shut up kay Ruelo Palanga. Shut up kay Kuya Paul Santos Batubang! Ha? Kalinga prop! Hinihingal pa rin ako. Ate Edna, shout out po. Mainit. Teka, tatanggalin ko muna yung heater ko. Yan, stop muna na yung heater natin. Tapos, buksan natin yung pinto. Okay. Shout out sa inyong lahat. May kalap shout out din po sa ating Rise Up International at Team Organic, no? Shout out po sa inyong lahat, no? I'm catching up my breath. Sayo na sayo. Alright, alright. May kalap shout out po sa inyong lahat na nandito ngayong gabi na to at sa ating mga naka-BGs po, no? Magandang tanghali dyan. Mapagpalang tanghali. Hindi umaga, ha? Kayaan nyo muna ako. Natural yan pag sumayaw tayo. Hinihingal. Ay, ano na itong senior na to? Eh, Diyos ko, no? 63 na ako, uy. Birthday ko kaya, no? So, everyday is my birthday. Actually, I do celebrate my birthday every day. Why? Eh, kasi gusto ko. My actual birthday is January 28. Yan po yung celebration nila ni Dudong Ruel at Richelle, no? So, which is palakpakan. Okay. Ay, Diyos ko, Lord. Ayaw ko na sumayaw. Mapapaligaya ko lang kayo, sinasayawan ko kayo. Tapos ang kapalit hingal, na walang katapusang hingal. Iba na eh, pag wala na tayong practice sa mga clubbing, no? Iba na talaga. True. Yeah, true. So, actually, tonight, teka muna, stop muna tayo dito, ha? Ayan. Stop muna natin, Mara Mara! 77! Ang ating Sergeant of Arms sa Sursogon. Hindi ko lang sure kung nasa pilar siya pumaka, no? I think na nasa pilar Sursogon. Shout out po, ha? Sa mga taga Sursogon at sa ating mga supporters sa mga Sursogon. Mega lang shout out. Bal Santos Matubang, okay? Kalingap Jose. Ayan. Shout out sa iyo. Mara-mara bilang isang Sergeant of Arm, Chief Executive po ng Pilar Davao, Pilar Davao, ano ba naman yung sinasabi ko? Pilar Landing Band. I'm in the mood. Alright. Now, Israel Apayo Vlog, may galang shout out sa iyo. Bakit wala kang fan? Teka, meron na. Okay. Lu Santiago, bro. May galang shout out sa iyo, ha? Janitor sa Europe! Ang ganda, colorful, oh. Ginaganahan ako mo sa'yo kasi nakita ko yung screen ko, puro color. Ang ganda, oh, my green, my purple, my pink, no? So, it's colorful. Maribik Valesca, shout out sa'yo. Okay. Sino pa nandito? Christian Olagir, ilo po sa inyong lahat. Im Zaranara, Dilatado, Im Ems. Ranara, Dilatado,
God bless you and mega mega love sent out sa iyo. I think na bago ka dito. No, thank you sa pagpunta dito, ha. Janitor sa Europe. Ayan, ha. I love, 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 mega love. Yung colorful mong hi at saka ganyan, no? Oh, I love it. Maribig ka na. Polis ka, shout out sa iyo, ha? Sino ba? Wait. Lagyan natin ang moderator ito, si Cruzus Jima! Hi! Hello po! Shout out po sa inyo lahat! Hello po, Jima. Thank you sa pagpunta dito, ha? Thank you. Ayan, M. Sonara Dilatado, mega love shout out. Maribe Kaliska. Ginagaling ni Maymay Ragudo, hello po. Hamida Manuntu. Hello, shout out sa iyo, ha? Thank you. Hello po sa inyong lahat. Hamida Manuntu, no? Japanese? Okay, Ashley Robles is Ablis. Okay, dito nga, thank you. Kalahi, no? Thank you, thank you, thank you. Sino pa? Na, hindi ko na shout out dito. Bini Sebastian! Hello po. Naubusan yata yung palagpak ko, medyo... Medyo na nahuli ba? Naulahi ba? Atay. Jennifer Sirbu. Shout out sa iyo, ha? Sabi niya, shout out sa mga di maka-move on. Sabi ni Bini. Wait. Asan na ba yung ano niya? Ganda yan, ha? Bakit hindi ko makita dito, ha? Cindy May, shout out, Bira Madam. Christian Olagir, labi mo ma'am sila na pong uusok ang ilong mga naiinggit po sa inyo. Oh, oh. Alam niyo naman na mata na nagsasumika po yan, no? Imzanara, Delatado, ayan, medyo late tayo dito sa ating, kasi nakatingin ako sa CP ko, actually, yes, I do. Nakatingin na, dito ako naglalagay. Tapos nakatingin ako sa laptop ko, computer ko. Tapos dito naman, dito nakatingin din. Okay, guys, kayang mag-multitask, no? Kayang-kaya yan. Okay. So, turn off muna natin ito, ha? Wait lang. Sino pa? Jennifer Serview, Ashley Robles! Mara-mara. Mara-mara. Tiri sa Bisaya, oy, mayong adlaw ni mo din, ha? Tiri sa Bisaya, ha? O kain ka man karon, pag-amping. Okay, God bless sa imong pamilya o sa inyong ang mga silingan, sa imong kagalingon. Salamat ka ayo, ha? Okay. Jules Maritis Sabidero, nasa ito ko na. Raisa Legaspi, shout out sa iyo! Ninya Grace Discipulo, mega, mega love shout out sa iyo. Laging muna kita lang. Yung mga picture, ha? May mga ano yan. Hot babes Ireland, no? Thank you. Pagpunta dito, pagbalik. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Alfonso Artizuna. God bless sa inyong lahat na nandito po. Marites Sabidori ulit, no? Nabasa ko na. Lia Flores, shout out po. Yay! Hello, hello! Love you. Sino pa? Hot Babe Ireland, Marites Sabidori, yung Hamida Manonto, Lani Di Bella, no? Raisa Ligasi. Shout out po watching from Kuwait! Shout out sa mga taga Kuwait! At sa yung mga ka-OFW, ha? Ingat, amping permi. Anin niya, tika. Blissy Bidding, shout out sa iyo. Len Ripizo. Jennifer Serbio. Serbo. Analisa Morogan. Yan, may gano'ng shout out sa inyong lahat. Juliet Juicy, shout out din po. Okay. Ako, pinapawisan ko kasi shout out dito.
Ayan, roll up the sleeves. Tonight, ang gusto ko kasing sabihin kani over almost 2 weeks na is this very topic. Survivors, mega love shout out din, no? Mega, mega, mega love shout out. Thank you for coming and stopping by. God bless you all. Okay. Kay Juliet Yusi, po ma'am pa shout out po. Shout out po kay Juliet Joswi. Juliet Joswi or Juicy. Mega, mega love shout out po sa you personally. From me, shout out from Clearwater Beach, Florida to you. To you and your family and your friends and all around you, all your neighbors. Shout out sa iyo, ha? Thank you po sa pagpunta dito. Thank you. Robert Rex, thank you. Shout out, I'm watching from London. Mega love shout out to London people, Londoners. Londoners ang tawag dyan, okay? Shout out from USA to Londoners. Take care. All right, tonight, I came to my survivors. Salamat, MC. Oh. Annalisa Morogan, shout out din, okay? I came to the conclusion that this, what had happening around us, will not go by unnoticed by MC. Because it has gone far ahead, in which it's almost uncontrollable. Pero, no, when you come think of it, who is the casualty? Sino nga ba ang casualty dito? Hindi ba si Richelle at Ruelo Malala? Di ba? Tama? Tama? Okay? So, we are going to speak and talk about it tonight. Kasi, wala pong mangangahas o nangangahas na magsalita. Kilala niyo naman ako. I don't retreat. Pag ang taong sinusuportahan ko, ay nagkaroon ng apekto sa mga nangyayari sa labas, will I let it go? No. Bakit? Kasi ang gusto lang naman natin kasayahan, di ba? Ang gusto natin dito, kapayapaan. Therefore, what has got to stop? Magsitigil kayo. Kasi itong sinusuportahan kong Ruel Opalada at Rachel. Mga taong bata. Walang alam sa mga pag-aaway at mga pinag-aawayan dahil hindi sila directly involved. So one and each of them made money. I'm sorry if I speak my mind. Pero you got to slow down. Supersede. Kasi sumusubra na eh. No. Hello, gracias, sis. Mega-mega love shout out sa'yo, Lala. Ako nagsisilbi dito bilang mediator na reactor. Dati, banatira talaga ako. Banatira pa rin ako! Pag sumusubra, ang isang tao. Apektado dito si Richard. Apektado ang tao, nag-aaral, na ginagabayan nating mga matatanda.
Pero kayo, banat kayo ng banat, magkaliwaan. Okay? So suppose, donut, daddy donut. Meron napupuna sa kanya. At isang lonely TV na nagsisinungaling. Sino ang casualty dito? Sino ang apektado? Kayo ba? Isa't isa sa inyo? Abir nga, matanong ko kayo. Ang apektado dito, ang isang taong minor di edad. Okay? Pagsasampalin ko kayo dito, mga lintik na to, mga pagsasampalin talaga. Naku, ang tatanda ninyo, ha? Hindi kayo marunong mag-slow down, ha? Give them a peace of mind. Puro na lang papanatan sa 2024, ha? Itong mga bata na ito, walang ginagawa kundi tumulong, mag-aral, gumawa ng tama. Di ba? Tama? Tama? Pero kayo na nga, nasa paligid na iba mga tao dyan, reactor o non-reactor, pari-pariho kayo. For the sake of money, mga taong dumidikit para pagkapirahan ang mga bata, di ba? Dapat kayong pag-uubugin. No? Social media ito. Bisaya ka, may kalam siya tawad sa'yo. Dali lang, bigyan ko lang ng mga jacket ang mga wala. Tayong may mga edad po, dapat tungkulin natin mag-analyze kung sino ang affected dito. Inuuna ninyo ang mga revenue na kikitain ninyo bawat isa dito. Inuuna ninyo ang inyong magiging viewers. Ang pinakahuli ninyo or never at all remembering, recognizing that the fact of all of this matter is all about gaining, who's gaining what. But you fail to recognize that the people that are very affected by this, but what you're doing right now, is Rochelle and Ruel of Malalag. Tama na. Enough is enough. You got to slow down. You need to stop. Be killing each other. A never-ending bickering, never-ending rebuttal. Diba? Wala na kayong konsensya? Nawala na ba kayo ng common sense at konsensya? Pagkakitaan ang bawat isa, go by it. I don't care. I don't give a damn about it. But the point of the matter that I am talking about, that who is really affected by this? None others but these two people who have done nothing wrong. Tama na! You got your point across. Mga taong mapanggamit, dumidikit dito sa dalawang bata, magpasikat. At ang mga sinisisi, ang mga taong inusinti. Sino ang mga tao dito na nagiging casualty, ang mga taong inusinti, kagaya ni Trending Tia? Kagaya ng mga taong totoong may mga ebidensya at lalong-lalo ng kawawa si Rochelle dito. Kasi ako, masyado akong protective, ha, sa mga minority edad.
sa mga senior. Stop. When I said stop, you better stop. Stop. Stop like right now, as in hold right now. Stop bickering. I don't care what position you've got in Kalingap, but you got to stop bickering. And never bringing up the name of Rochelle in your topic. Buong, I mean all of you. Kung hindi naman nakaka-promote ito, ha? Sa dalawang ito. Grabe, di ba? Grabe. Itong mga ginagawa ng lahat, blaming each other, accusing each other, at yung mga nabubudol, ang tanda-tanda niyo, no? Ang tanda-tanda ninyo na, ha? Tandaan niyo sa sabi. Ginagamit niyo ang mga bata, pumita kayo dito. Napopromote ang mga litching pangalan ninyo dito sa social media, sa pangalan ng Kalingap. Pero, tignan ninyo ang ginagamit niyo mga bata, magkapera lang kayo. Ginagamit ninyo si Ruel at Rochelle. Magkapera lang kayo sa pangalan ng dalawang ito. Pinamumunuan ninyo ng mga bashers. You created bashers. Kalingap. Ha? Nasaan? Nasaan ang common sense ninyo? Common sense. Luoy kaayo, ha? Ako, naluoy ko sa mga bata. Tinuod na Lia Flores. Ang mga tawong walay huna-huna na hindi walang pag-iisip kung paanong apektado ang dalawang batang ito. Ano? Ginamit ninyo itong dalawa para kasikat. Pasikat, pasikat na, pasikat. Pag-build up ng mga viewers, pag-build up ng mga subscribers, pag-build up ng revenue. Hahakot ng mga sponsors, di ba? Nakakatulong ba talaga kayo? Yan ang katanungan ko. Kasi ang alam ko, guys, nang nakilala ko, nang nakita ko yung unang live ni Trending Pia, ramdam ko talaga ang kabaitan ni Trending Pia. When that time na nag-live ako, may nagsabing ang pinakaahas at rider si Trending Pia. Not so. Because I judge my own feelings and observation towards someone. But based upon what I have seen and observed with Trending Pia, how she treated Rochelle, I was superly impressed. As if she was a mother to Rochelle. Compared to, sorry to say, compared to Lorne TV. I don't feel anything that Lorne TV is acting up like a mother to Rochelle. Whereas Trending Pia does. Between the two of them, Trending Pia is acting more like a mother to Rochelle than who?
As you can see, huh? My instinct was correct. Kung galit kayo kay ballpoint man, slow down. Dahil ang mga nire-reveal ni ballpoint man dito, hindi ko po pinagtatanggol dito sa ballpoint man. Ha? Kaming mga reaktor na nasa loob ng posisyon namin kung saan kami ngayon. Bilang MERD officer, bilang siya nasa MERD, ako nasa Karipa. Lahat po kami, nag-gather po kami ng tapat, kasapatang informasyon, ebidensya para ilabas ang katotohanan para hindi po ito uli mangyayari. Kasi tinitignan namin pangkalahatan ang magiging epekto sa isang tao. Ngayon, ang panawagan ko naman ngayon, tigil na. Natapos nang i-voice out ang mga nasa loobin ng bawat isa dito is got to stop. Agwag niyong ikuntel ang mga bagay kaakibat ang pangalan ni Richelle. Dahil ako ang makakalaban ninyo. Dahil ako bilang senior dito sa Kalinga ay magsilbing mangangalaga at papayo tantanan ninyo ang mga ginagawa niyo dito ngayon habang nababanggit ang Richelle at Ruel Malalag na dadawit ang mga bata sa mga isyu. Di po ba? Lagi pa, shout out sa iyo, sis. Billionis Mixed Blood. Shout out sa iyo. Nandito ka pala. Hagunoy pang uli. Okay, Hagunoy, wait lang. Oo, totoo yan. Pili plug it by, wait. Gracias, okay lang thumbnail nila kung i-promote sa tao. Pag-promote nga. Huwag lang again sa thumbnail nila. Correct. Diba? Ang saya-saya ng mga bata, no? Ilin, team, talon, oy, nandito siya, oh, hello. Shout out sa iyo, ha? Caroline Mix Vlog, shout out din po. Shout out sa iyo, ha? Kung ipopromote, ipopromote. Pero sa mga nangyayari ng araw-araw na banatan, pagdating sa community ni Rochelle at Ruel, I feel I have to step in. Kasi nabigas na ang dapat ibigas. Na si Sisi, nabibintangan na si Trending Pia. Nabanata na si Trending Pia ng mga tao. Sino ang pumanat kay Marilyn Chiang? Hindi pa si Laila Mendoza. Si Laila Mendoza ang pumanat kay Marilyn Chiang, maling-mali ang impormasyon bago nanuri, kaya nabanata ni Marilyn Chiang. Alexandra, set out sa'yo dito na kami kay BPM. Good for you. Ganyan man yan si BPM. Pangit man. Pangit yan si BPM. Pangit talaga. O, as in pangit. Pangit sa BPM. Pero, ito sasabihin ko sa inyo. I will guarantee na ang mga hinahakot namin dito sa loob ay mga katibayan. Hindi lang kami, hindi kami basta-bastang magbitaw ng mga panunumbat, pagsisisi, pamimintang ng tao. Pero ngayon, dahil maraming issue, dapat itigil na ha. Si Santo Cristo ka man, wala akong pakialam. Kasi napiktuhan dito, ito panawagan ko lang sa mga co-reactor ko na nagmamahal kay Rochelle at Ruel Malalag. Please. Please.
Please. Very please. Please. Please talaga. Stop. Stop. You prove your point. Pinatunayan ninyo na tama kayo. Meron kayong pruebas, mga pambubudol. At pagsisinungaling ni Lord ni TV na nagpapanggap na inay-inayan. Eh, siyempre, madali namang maniniwala yung bata na nagkukulang ng kalinga ng isang ina. Siyempre, bilang isang matanda, natingin niya na kanyang mapagkakatiwalaan, binibigay niya ang kanyang puso na pagkakatiwalaan niya ang isang lorni na para pang nanay niya. Okay? Ngayon, alam ko ng ibang mga lorni panatik niya nakadikit pa rin sa Rachel. Alam ko na siguro ang lorni ay nakadikit pa rin sa Rachel. Behind closed door. Oh, nandito pala si... Ballpoint ba? Sampalin po natin utak. Pangit yan. Pero, kahit pangit yan, may paninindigan po yan, okay? Ayan, palakpakan yan. Kaya po, yung mga nagkakamali dito, kasi si Ballpoint Man, marunong yan. Marunong yan umintindi, guys. Marunong yan. Pag sabihin ko sa kanya, slow down muna, Ballpoint Man. Slow down muna, medyo naapik ko ng bata dito. Makikinig yan. Kasi tatay yan eh. May anak na yan eh. Huh? Isang PM ko lang yan, makikinig yan. I guarantee you, sa next time na banat niya, hindi na niya babanggitin ang pangalang Rachel. Kasi naintindihan niya na ang apektado dito ang Rachel, di ba? Sa akin kasi, sumusubra na dumarami na pambubudol ng mga tao dito na mga, pinagkatiwalaan po ng community ni Langga. Pero ngayon naman, salamat naman sa Diyos na marami na mga OFW ang nagising. Na magmula ngayon, hindi na nila ipapadala ang mga pera kung kaninong Poncio Pilato, kamag-anak o hindi. Pero idiritso kay Ruelo Abalalag. Okay? Pero si Ruelo Abalalag ang sina? Pinakabuto sa likod ni Richelle. Ang nag-aalaga, ang nagmamanage sa channel at nagagabay kay Rachel. Walang iba. Hindi ang tatay ni Rachel, hindi ang kapatid ni Rachel, hindi si Daddy Donut. Walang iba na namamahala kay Rachel, kundi si Ruel Abalalag. Ang batang napaka-trusting po and very well trusted. Kaya sa ating mga OFW, panawagan ko po at lalong-lalo na po sa ating mga sponsor dito, sa ating mga kalangga. Huwag na po kayong magpadala sa mga kamag-anak o kung sinong mga administrasyon o moderator o medyo manager, huwag na huwag ninyong gawin ito. Ha? Idiritso ninyo ito mismo kay Ruel Abalalag. At ipiim ninyo muna, baka ibang Ruel naman yan, no? Gamit-gamitan naman natin ang common sense. Piim nyo muna si Ruel kung ito'y nakarating at kailangang magpa-update kayo. Kasi mga ganitong tao po, basa muna tayo, ha? Sil Antiola, shout out sa iyo, may ganap shout out, ha? Lahat sila nagkamali, kaya sana magpatawaran na po. Agree ako dyan, agree ako dyan, palakpakan. Bisaya ka, huwag na po tayo mag-trigger ng iba, kundi makatulong yan, maging neutral tayo, be neutral dito. Okay? Thank you po. Salamat, Billy Sebastian. Thank you, Marites Nalika, may kalap sa taot sa iyo.
Lia Flores, di na sila naawa kay Langga noon, umiyak yan. Muntik nang gumibab ang bata, di ba? Last year. Testimonial po yan ni Dong Ruel. Apektado. Kay tanong sabihin ninyo. Apektado ang bata. Apektado ang magsyuta, okay? Apektado po. Salamat, Elina Palandaya. Basa-basa muna tayo, ha? Sabi ni Vloggy Pie, reactors to promote to, ng vloggers na lang. Huwag na yung hitwaan, bangayan, di ba? Ang importante kasi sa akin, ang priority ko dito, the very priority ni MC, ang minor, ang bata. Kahit pag 18 years old pa yan si Richelle, para sa akin, minor di edad pa yan. Dahil dito sa Amerika, ang tao, hindi po yan fully matured, considered fully matured dito sa Amerika kung hindi ka 21 years old. Sa Pilipinas lang, 18, mature ka na? No way. No way. 21 years. Para sa akin, si Richelle, minor di edad pa yan. Ah, minor di edad pa yan. Kaya pakiusap ko dito sa lahat ng mga reactors, parang awa niyo po. Dahil ako, diehard na diehard ako sa Kalingap. Diehard ako kay Kuya Bal. Diehard ako kay Ruel of Malalag. Kung diehard ako kay Ruel of Malalag, ha? Diehard ako sa bata kay Richelle. Inom muna ako, guys. Ha? Pakiusap ko lang po sa lahat ng mga reactors. Bilang opiser ng Karipa. Sa ngalan na lang ng bilang opiser ng Karipa. Ang panawagan ko dito ay kapayapaan. Ang ginawa ni Ballpoint Man kanina, walang iba kundi i-reveal ang mga tao na noon ay binanatan ko. Alam ninyo naman, di ba? Galit din kayo sa akin, di ba? Kaya ako mismo manghingi po ako ng apology sa inyong lahat. Okay? From the bottom of my heart, I apologize. Na nabanatan ko si Lonnie TV. Bakit ako binantaan ni Lonnie TV ng cyber libel? Dahil tinawag ko silang pudol. Tinawag ko silang sinungaling. Ako ang tumawag sa kanilang rebelde. Ako ang tumawag sa kanilang mga gumagawa ng dibisyon sa loob ng Kalingap. At ako rin ang nag-recognize na siya ang nagpapapasok doon kay MJ. At ako rin ang nag-recognize na sila din ang gumagawa ng mga peaking, mga blue heart. You see, hindi nyo kilala si Marilyn Chang. Kasi alam ko, naintindihan ko naman, na-focus kayo kay Ruel at Rochelle. Pero behind closed door, nakamanman ako kasi noon pa, depender na talaga ako kay Ruel o Malalag at kay Kuya Bal. Mga taga-Davao, yung mga nagkanitibo ko po yan, hindi ko po pababayaan ang mga yan sa social media kung kailangan ipagtatanggol ko. Nananahimik lang ako. Dahil tinitignan ko ang mga batayan ko dito, ina-analyze ko ano ang sasabihin ko dito. Pero pag bumitaw si MC ng salita dito, rest assured, I will not be careless to release any statement if I was not certain to a person. Ngayon, dahil nga nabanatan ko to, binanta na ako, napa-cyber libel daw nila ako. Pero yung pinapakita nilang picture na nasa police department ay nakaraang 3 years ago.
ng pagpunta ni Kuya Pal doon sa Cyber Libel Department ng Police Department. Ano? Kaya tayo po dito. Hello po, Lord na Olan Vlog. Mga hindi ko pa na-set out dito. Sel Antiola. Dang Dudong, set out sa inyo, ha? Olin Cristobal, salamat sa inyo pagtatanggol sa aming mahal. Ay, kung mahal mo, mahal ko rin, no? Kasi lalong-lalo na, nakadikit si girlfriend ni Ruel yan. Kasi ako, primary ako, ha, Ruel, maka-Ruel talaga ako. Dabawin niyo ako, guys. Oh? Pinanganak, tubo, laki, nag-aaral sa Davao. Nitibo ako sa Davao, no, lumad ako sa Davao. Itong mga ito, talagang pinangangalagaan ko, dinidipinsahan ko, pinagtatanggol ko ang mga ito. Sila si Kuya Pal, mga matubang. Dahil mga dabawin yung mga nitibong dabawin yung mga ito. Yay! Seto! Rosemary Carillo, setang sa iyo, sis. Gracias, si Rizel, hindi yan umiimik, pero nasasaktan. Totoo yan. Itong mga edad na to, kagaya ng anak ko, nung ganitong edad, hindi yan, hindi ko makikitang umiiyak. Matigas yung anak ko. Ito, itong babaeng anak ko na ngayon ay 26 years old na. Edad na yan. Galing po tayo dyan, no? At saka, iba-iba mga emosyon natin dito. Pero tayo bilang naging nanay, alam natin na pinapatibay niya ang kanyang sarili dahil yan po ang payo ni Ruel. Pero, kasama ba siya ni Ruel sa pagtulog? Hindi po. Alam ba ni Ruel na umiiyak si Rachel? Pag nag-iisa yan at natutulog, nakahiga at na-realize ang mga nangyayari sa buhay niya, kung paano siyang naapektuhan dito, hindi natin alam. Pero tayong mga nanay, alam natin ang ating mga anak na babae. Kaya ako, bilang naging ina, bilang lula, hindi pa ako lula, wala pa akong apo, ha? Bilang naging ina, ayaw ko kasi na magkaroon ng apekto ang mga pangyayari ngayon ng mga banatan kaliwat kanan. Yung mga nangpupunol, lumidikit, ginagamit ang pangalan ni Rizel at Dudong Ruel. Stop! Sa pangalan ng kalinga, sa pangalan ng kapayapaan, sa pangalan ng bata, pinagkapirahan nyo na po. Araw-araw na lang topic, di ba? Hindi niyo pa na-realize? Hindi niyo man nakasama si Rizel. Lahat tayo, hindi natin nakasama ang bata. Pero deep down inside, pag nag-iisa yan at nahihigi yan, walang mga kasama, siya lang nag-isa sa kama. Don't you think that she cried? Or she didn't cry? Of course she cried. Bata pa yan. At lalong nag-aaral yan, apektado lahat ng kanyang stress sa work. Additionally, itong mga nangyayari sa paligid na nasasambit ang kanyang pangalan. Don't you think? You did not think that she felt that? We need to look out of her own good upbringing as of now. We need to help each other. Tulungan niyo ko. Pagtulungan tayo. Dahil itong mga panata na to, hindi po ito nakakatulong. Kung babanat kayo, kung mambudol kayo dito, huwag nyo nang itutoy. Na hindi kayo, ha? Yung mga pagmumukha ninyo, mga budolista, mga sinungaling dito, hindi kayo, ha? Tatagal dito.
Dahil makikitaan kayo ng butas. Mga nagpapanggap, if ever na gusto kong ipagkatiwala si Rachel dito, walang iba kundi si Trinity Pia. Hindi si Lorne TV. Because I've known Lorne for a long time. Yung mga iba dyan na alam nila, kala nila, kilala na si Lorne TV. No, you don't know Lorne. But I'm not going to say anything bad about her. Because I've already done it. Bad? Yung maging sinungaling ka? Bad na you created division? Bad ba yan sa akin? Because I speak the truth. Kaya nang sinabi ko noon na ang intention na dito ay paguluhin ang Kalingap, gawa ng division ng Kalingap, sila ang rebuilding ng Kalingap. Was I wrong? Was I wrong? Of course I was not wrong. Because what I said is to protect, to protect Kalingap. Masisisi niyo ako? Kung ako ay dependent tagapagtanggol, nangunguna magtatanggol dito kay Kuya Bal at Ruel, masisisi niyo ako magsalita dito? Ang mga nakadikit dito na noong panahon nang walang-wala itong mag-ama, mga tao nakapalibot sa kanila, wala yan sa buhay nila ni Rachel. Bakit bigla silang nagsulputan, dumikit na parang mga linta, di ba? Nag-iisip pa sila ng good benefit sa bata? Eh, hindi, wala. Ang iniisip nila kung ano mag-gain nila. Sabi ni Bisaya ka, nahiyan si Rachel sa tito niya, hindi lang nagsasalita, Luoy yun, ma'am. Yung si Luoy yun, taayo. Kasi inaabuso ang kabaitan ng mga bata. At lalo naman si Tatay Raisan, hindi naman magsasalita yan dahil wala namang alam. Diba? Walang masama, totoo yan, Alexandra, no? Sis Alexandra. Walang masama po sa mga ispulso na nagsasalita ng katotohanan. There is nothing wrong about that. Sabi ni Tommy Daraba, hindi yan titigil si Donato ang habol niya palipad at views. Hindi alam ang nasisira yung pamangkin. Ayun na nga, ang sinasabi ko. Wala naman akong galit kay Donato, no? Wala akong away sa kanya. Pero naman, ito lang pakiusap ko sa iyo, Daddy Donato. Be very careful. Kasi, kung mahal mo ang pamangkin mo, you should think first what is good for her. Hindi yung good for you. Sana maintindihan mo sinasabi ko, if you know what I mean. Think of what is good for her, not for you. She come first. You last. Okay? Is it because uncle ka use all the power because that power will end. If you don't think for the good of others, what do you think is going to happen? Ibang tao nga nag-care, ikaw pa. Okay. Bayad na si Rachel.
sa mga kagandahang loob. Halimbawa lang ha. Halimbawa lang. Kung tutuusin, bayad na si Rizal sa iyo sa mga kagandahang loob na pinibigay mo sa kanya. Nung walang-wala pa sila na sinabi mo nung time na nag-ilis ka, na sa kahirapan na ikaw kahit papaano nagbibigay ka ng kunting ayuda, tulong, bigas. Kahit na hindi niyo kayang sustintuhan ang mga pamangkin mo, pero pinagsikapan mo. But at this time, I think they're fully paid. Bayad na si Rizal sa iyo. Sa mga kinikita niyo po, Daddy Donut, dito sa social media, sa pangalan ni Langga. Bayad na. At hindi po responsibilidad ni Langga. Ang bigyan kayo ng kabuhayan dahil malakas ka pa po. You're strong. Bata ka pa. Hindi ko na pakialaman yung pangluta-gluta dito. Kasi hindi yan kasali sa issue ko ngayon. Ang issue ko dito, yung mga taong dumidikit at gumagamit dito, gamitin ang bata. Ang apektado dito ang bata, hindi kayo. Kasi, alam mo, Donato, you may not realize this, but you're actually the one going to ruin your own niece's future. You may think you're doing the good thing, the right thing for her. But what really is driving in your heart is money. What drives you to be this is money. Because kung hindi pa sikat itong si Rizal, you are never going to be there on their side, day in and day out. And making it as a resourceful of your livelihood. And then you have the audacity to connive with people who are very untrusted. Mga taong hindi mapagkatiwalaan. You connive with them. Sino ang dapat pagkatiwalaan dito? Ikaw ba? Not. O si Ruel? I think Ruel. Not you. Or anyone else. Because everyone is just after money. Magkano ang napudol dito? Magkano ang nagkawalaan ditong pira sa pangalan ng bata? Bata ang ginagamit yung pangkabuhayan. Lahat. Hindi lang yung daddy doon at dito. No. Saan? Hanggang saan pag-aawayan ninyo ang mga sponsor? Kaya ako manawagan ako ngayon sa lahat ng mga sponsor. Kung maaari lang po, magmamakaawa talaga ako sa inyo. Please. Please. Don't give your money to someone else. Don't give your money to families. Give it to Ruel. Because I can guarantee 1,000% Ruel will manage it well. Wala kayong bibigyan mga sponsor pera dito sa mga taong inakala niyo mga administrator o mga nagpapanggap na mga kaibigan o pamilya. No! Stop it! You're going to be sorry in the end. Tama ka, Bulpoy, mas pangit yung mga basi. Diba? Pangit yan, si Bulpoy, pangit talaga mukha niyan. Ngayon, maraming kuriko ka mukha niyan. Pero, kaya nga sabi ko noon nakaraan sa live ko, hindi nyo kaya si Ballpoint. Kilala ko yan eh. Hindi ninyo kaya si Ballpoint man. Dahil pangit man yan, may pinapanindigan yan. Baruganan ba sa Pisaya? Baruganan. Pangit man yan ang mukha niyan,
Pero may paninindigan po yan. At maniwala kayo sa hindi, meron niyang tamang ebidensya. At kung magkamali man yan, I will guarantee you, ikagaranti ako sa inyo, marunong din naman yan magpakumbaba. Marunong din yan na tumanggap ng mali. Kasi alam naman niyang hindi yan perfecto. Kagaya ko, hindi ako perfecto. If I made mistake, I will say I'm sorry. Sabi ni Elena Palandaya, may utak dyan na guluhin ang Russell community. Karma is real. O, di ba? Di ba yung pagkamalumanay mong magsalita, Lord ni TV? Anong nangyari, di ba? Nung nanahimik yung channel ninyo, nung iniwan niyo si Kuya Bal, bumalik, bigla kayong bumalik, nakakita kayo ng opportunity kagaya ng ginawa ninyo kay Mylene Belmonte. Ginamit din niyo si Rochelle. So lahat ng banat ko sa inyo, Lorne, 100% akong correct. Tatakutin niyo ko, libel cyber, dahil inaraw-araw ko kayo? Kung hindi dahil sa mga pakikialam niyo, pagdidikit-dikit niyo, napapanggap kayong nanay-nanayan at mga ganyan-ganyan, mga proyekto, mga isponsuran, mga Saan? Diba? Sa yung balat ko sa'yo, tama ako. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakaroon ng gulo eh. O tama ka, mababanggit ka talaga kahit umalis ka na, kahit na pinalayas ka na ng kalikot, mababanggit ka talaga dahil pasimuno ka ng gulo. Sabihin mo, magretiro na kayo dahil, magretiro na kami dahil nga, okay na kami, wala kami mababayaran college. Ay, kasi nakakakula ako na kayo ng pera, di ba? Nakawaldas na kayo ng pera, di ba? So, manahimik na talaga. Nakaipo na kayo ng sapat. Sa pangalan ng bata, lalaki ng mga katawan nyo. Ayaw nyo ba magtrabaho ng matino? Lalong-lalo na yung mga iba dyan na nagtatanggang dumidikit sa pangalan ng mga bata. Bistado na kayo. Galit na galit kayo kay ballpoint man dahil bistado kayo. Pero sinong bumana sa inyo? Di ba si Marilyn Chang? Galit kayo dahil pinanatan kayo dahil alam nyo kung si Marilyn Chang ang magsasalita. Puro totoo yan. Manggagamit kayo ng tao, ha? Pati ang trending tiya na masyadong truthful, Diyos ko Lord, makakakain yan, no? Okay? Pati itong si Laila Mendoza, binanatan ako itong lecheng ito. Dahil takot kayo, na-threat kayo, na-threat kayo, na-threat kayo. Threaten kayo kay MC, threaten kayo kay Bill Puyman. Huwag kami. Kaya tumantan kayo sa pambubodol, panlilin lang, pagdidikit-dikit sa bata dahil ang ultimate casualty dito walang iba kundi si Ruel at Rochelle. Hanggang hindi natigil yung kalukuhan nyo dito, hindi mawawala ang isyo. Ngayon, kung mambuno kayo, manluloko kayo ng mga tao dito, manlilin lang ng mga tao dito, huwag ninyong gamitin ang pangalan ni Langga.
Sabi ni Luz Capillan, sana po tigilan ang mga reaktor na banatan. Ang Rochelle, kawawa po talaga. Ah, hindi naman yata binabanatan si Rochelle, no? Nababanggit lang po, na-misunderstood nyo lang po siguro ito sis Luz Capillan. Pero magpasalamat po tayo dito sa ating mga officer dito sa Kalingap na nangunguha po, nag-gather po ng mga evidences po bago ito maglabas. Kasi po, pag sila ay nagsasalita dito, ang mga officer dito, at wala silang katibayang maipapakita sa kapwa officer, sila po ay mapapatawan po ng sanksyon. Bawal po ang mangbuli. Bawal ang mangbintang. Kaya si Ballpoint Man, lahat ang binitawa ni Ballpoint Man, meron pong nakikita ang mga kapwa officer, katibayan, laban sa taong kanyang tinatapik. At ito, yung mga tinatapik ni Ballpoint, ay revelation po ito sa mga taong nanggamit sa ating langga, Rochelle, sa community ni Rochelle at Dudong Ruel. Magpapasalamat, mas lalo tayo magpapasalamat kay Ballpoint Man na nandyan, walang tigil sa pagsisiyasat, pangunguliksyon ng mga ebidensya para ipakita sa ating lahat kung sino ang mga taong nandito na gumagamit sa ating mga iniidolong mga bata. At dito naman, ang papel ko dito ay tumigil na. Kung naipahayag na ang lahat. Okay? Tama na. Kung mangbanat pa o magbanatan, please, huwag ninyong ilagay sa thumbnail ninyo ang litrato ni Rochelle at Dudong Ruel o mabanggit ang kanyang pangalan para ito maproteksyonan po ang pangalan ng dalawang bata na ating inaalagaan po. Sana po ito'y klarong-klaro po sa lahat. Dahil ang gusto, sabi ni Warrior Mama ay dami nakapasok na puno sa Rochelle kasi dami sponsor doon na pasipsipan silang pari-pariho. Ang ending, gulangan na lang. Yan ang gustong sabihin, gulangan. Gulangan. Huwag po kayong mag-hide dito ng mga buzzers. Lahat po kayo may mga blue jacket. Ano po? Hindi ko po kayo binibigyan ng blue jacket dito para mag-hide ng aking mga viewers. Hayaan niyo muna akong basahin ang kanilang mga komento dahil lahat tayo dito ay hindi buzzers. Karamihan dito ay mga kritiko, no, na kailangan ding intindihin ang kanilang mga sinasabi dito. Pakiusap ko lang po. Ano? With respect to each other, do not hide anyone or block anyone until after I read their comment because it is my job as a host to read them and analyze it. Because they have the liberty to express their opinion. They have the liberty to voice out what they think. And it is my job, trabaho ko po yan, na ina-analyze ang kanilang mga sasabihin. Ngayon, kung nakikita ko ang kanilang mga pananalita ay hindi po kaaya-aya sa topic at hindi po related sa topic na to, ako na mismo ang mag-hide. Okay? Salamat po sa inyong lahat. Okay? Thank you po. I respect all of you. Pero ang importante dito, huwag tayong maging sensitibo sa paksa. Huwag tayong maging sensitive and quick to judge someone based on their opinion. Lahat tayo ay meron tayong freedom magbigay ng opinion. No? Lahat, bawat isa sa atin. I have the right to express my opinion. You have the right to express your opinion. And each and every one of us will have to be heard and read and understand it. Sabi, trust no one. Sabi, ilan pa lang doya. Okay. So, ito naman sabi ni Arnel Labrador. Please, BPM, huwag niyo na po thumbnail ang paglangga para hindi na siya madamay sa isyo. Okay. So, pakiusap po yan ni Arnel Labrador. So, sa akin po, hello, Jocelyn Lapido. What happens sa namahalin natin ang Rochelle's mga panahon?
na mga ganitong issue, sabi niya, no? So, of course, my job is a mediator. Ako mismo ang makikiusap sa lahat ng ating mga reaktor. At kung meron tayong babanatan dito, banat lang tayo sa tao. Let's not include a child, a minor. Dahil ang mga ito, dahil bakit po karamihan ang gumagamit sa pangalan ni Richelle? Kahit na kunti lang mabangit ang pangalan ni Richelle dito, dahil yun po, nakakatulong po sa kanilang channel para magkarami ng view, no? Views. At ma-excite naman yung mga follower ni Richelle dito. Ano kayang sabihin dito laban kay Richelle? Kaya maaano talaga, no? Oo, totoo yan. Unless na lang otherwise, kung ito ay pagtatanggol talaga fully kay Richelle. Like what I do now. Yes, you can do that. But if you're just going to content name of Rochelle because of someone did that and do that, that's a no-no. Huwag niyo pong gamitin. Pakiusap ko lang, ha? Kung mag-topic, kung i-thumbnail ninyo si Rochelle dito at Dudong Ruel, make sure ng kabuuan ng content ninyo is about them. Dahil sikat na sila. No? Sikat na sila. Tignan yung content ko. Tignan nyo ang baba ng mga views ko, di ba? Because I avoid to do that. I avoid to do that. Kasi ako concerned talaga ako dito. Na yung mga tao dito, ang inuuna nila ang kanilang kapakanan, ang kanilang agenda na magkakapira, magkaka-views. So wala silang pakialam kahit si Lord TV talaga na andyan pa rin. Banggit na banggit pa rin kay Rochelle Ruel. Banggit na banggit pa rin. Yes. Bakit na kumikita eh? Pero hindi nila iniisip ito na ang tao sa kanilang mga banatan dito, apektado ang bata. Damay. Kahit na ano pang sabihin nyo dito, damay. Damay special dito. At ayaw ko, bilang naging ina, ayaw ko na ang bata nag-aaral, apektado yan kahit anong sabihin ninyo, kahit anong sabihin nyo, I swear to God, kahit anong sabihin nyo, apektado yan. Sabi ni Vloggy Pie, dyan lagi si Ruel nagpaalala kay Richelle. Si Ruel wala pa sa kalingkingan mga naranasan ni Ruel bilang scout ni Kuya Bal noon. Hanggang ngayon, pagdating sa mga bashers. Diba? Tama. Mateo Castellunis, may galap sa tao sa iyo. Mag-ingat kayo, ha? Sabi na sana madali kausap si PPM kayo lang para sa kanya. Pag mali, ayun ang tingin ko sa... Ibisaya, mga Bisaya talaga, diritsadong magsalita, no? Pag mali. Kasi kami, mga karamihan sa aming mga Bisaya, black and white kami eh. Black and white talaga kami. Karamihan sa amin, ha? Hindi ko sa aming lahat yan. Kasi may mga masasamang mga Bisaya din naman. Meron! Diba? Meron! Eh, meron pa rin isang Bisaya din, lumalaban sa akin. Ballpoint man, pasiminto mo mukha mo para hindi ka laitin, para matay. Okay lang yan kay ballpoint man, alam naman yan, nagbibiro lang ako. No? Marites Sabadores, Virgie Simon, alam ko kung sino tinutukoy niyo, huwag kang ganyan, Virgie, solid, matubang yan. Yung tinutukoy mo, Virgie, siyempre sumuporta din yan sa Rochelle, sinusuportan din yan si Kuya Pal. Okay. Lahat tayo mga kalingap. Ha? Pagdating sa matubang, mga solidabawin nyo yan. Pag ikaw ay nakatira sa Mindanao, which is Davao is part of Mindanao, kilala lang ang Davao. Kasi ang Davao talagang parang kapital ng Mindanao. Pero lahat yan,
nakapaligid sa Davao, part of Mindanao yan. Ano yung wala kong pira, giatay ka diyan, wala sponsor. Ako nga nangangailangan ng pira, wala nga palipad dito ngayon, birthday ko pa naman. Buang ka. Master June, lakay, may galap siya to sa'yo. Andito ka pala, di ba? Ang sa akin kasi, pagdating, okay, make sure sa ating mga reactor, avoid having a topic that contain the name of the shell. Kasi ang apektado dito, ulitin ko, ha, ang minor de edad. Mag 18 years old pa yan, ngayong buwan na ito yata, mag 18 pa lang, di ba? April ang birthday ni Richelle. Imagine, itong mga naranasan ni Richelle ngayon, behind closed door, hindi nyo naiisip, apektado ang kanyang pag-aaral, apektado ang kanyang mga subject, apektado ang kanyang test. Apektado lahat buhay niya, personal niya. You think, yung mga ngiti-ngiti ni Rizal habang kaharap si Ruel, you think all of that is real? No. Kasi tayo mga babae, magaling tayo mag-hide ng mga emotion natin. Pag nakaharap na natin yung ating love, no? Pero deep inside, nasasaktan yan. She's hurting. At ako, ang matagal na akong gusto magsasalita dito, pero pinipili ko lang ang tamang oras, no, na magkaroon ako ng lakas ng loob na magsalita. I mean, malakas naman ang loob ko. I mean to say, na magkaroon ako ng tamang tiempo. Kasi ang karamihan dito, kundi ang hinahabol lang, pera, dedikit, magpasikat, mambudol, magpapanggap, nakaibigan, kamag-anak, pero hindi nila iniisip ang kapakanan ng dalawang bagang ginagamit na ang lalaki ng mga katawan, mga damulag ang katawan. Pero, ha? Saan sila humahakot ng panganapuhan nila dito sa pangalan ng bata? Papayag ba tayo yung ating pinuprotektahan ditong bata? Iniidolo na ating bata, sinusuportahan. Papayag ba tayo na ang bata ay apektado dito sa lahat ng mga nangyayaring banatan, magkaliwat kanan, at mga isyo sa loob ng GC pagdating sa pera? May alam ba si Richelle pagdating sa pera? Wala. 17 anyos lang po yan. Kaya yung mga moderator o mga manager dyan, ah, mahiya-hiya naman kayo. Real talk lang ako, ha? Mas pagkakatiwalaan ko pa ang isang trending pia kaysa ibang nagpapanggap ng mga kamag-anak, kasi lahat yan ay mga sip-sip. Nasaan sila nung sa kahirapan nila ni Richelle? Nasaan? Masaktan na ang masaktan. Pero ang apektado dito ang bata. Ako, ayaw ko talaga sana magsalita dito eh. Pero kailangan kong pumagitna. You got to stop. Bigyan ninyo ng katahimikan ang mga bata for once. For once. Kasi puro na lang banatan, puro na lang awayan, magkaliwat kanan. 2024 na po. Anong pizza na ngayon? Pizza 11 dito ha, dosin na dyan. Pero hanggang ngayon, walang katahimikan. Carried over ang bangayan from 2023 to 2024. Kailan sila magkakaroon ng kapayapaan, ng kasayahan, na walang pangamba, na sinong gumagamit sa aming pangalan? Sino sila? Sino ang mga taong itong dumidikit sa? Sino ba mapapagkatiwalaan ko dito? Diba? Tama ka, ilan na pulandaya, gawin na lang Sekretary Dudong si Langga Richelle, tagalista ng mga nagpadala, tagabasa ng kurit. Kaya ni Dudong Ruel ito. Walang dapat mangalaga
sa pera ng mga sponsor, kundi si Roel at Rizel. Kasi sila naman ang sinusuportahan talaga. Hindi yung mga nakapalibot sa kanila. Hindi yung mga pinsan, mga kamag-anak, pamangkin, mga kapatid, at iyuhin. No! It's not about them. It's about Rizel and Roel. Napakalaking pera ang nawawala sa mga bata na to galing sa mga sponsor dahil nawawaldas at binubudol ng mga tao. Biolita, katakutan, tintanod, may galam sa tao. Hello, somebody. Sigurado ba kayo mapupunta ang mga pera ninyo sa mga tamang tao? Nakabigay ba kayo ng magandang kinabukasan ng bata dito? Ano ba naiambag dito sa bata? Ang pera, lumilipas lang yan. Pero yung totoong pagmamahal, pag-aalaga, mananatili yan sa puso ng bata. Kung sino talaga ang totoong nag-care sa kanya. Lalo na itong bata ito, walang inang kinalakhan. Sa Pinipisaya ka, nakalista lahat ni Roel ang padala ng sponsor kahit simpi mo nilista niya. Correct. Kasi makikita naman natin. Kahit na $2 lang pinapadala ng mga nakapalipad yun, ito masyadong appreciated. No? Makikita mo sa ugali ng tao yan. No? Makikita niyo po yan. Nagagalit lang talaga ako. Dahil nakikita ko na matagal na po ilang araw na kasi kung ako, si Rizel, mapipil. Napil ko eh. Kasi alam ko kung paano akong banatan noon, araw-araw. Hanggang ngayon, binabanatan pa rin ako, guys. Ha? Ako na matagal na dito sa social media. Hanggang ngayon, hinahamon pa akong makipagbanatan. Iba nga lang kasikatan ko, banatan. Hanggang ngayon, binabanatan pa ako. Inside and outside. Ano pa kaya yung batang walang alam sa banatan? Ano pa kaya yung bata? Ako, okay lang. Dahil matanda na ako at banatan niyo ko, walang pakialam. I've already achieved everything in my life. Pero itong bata, wala pang na-achieve ito sa buhay niya. Hindi pa ito katapos ng college. Mag-aaral pa lang ng college. Paano na lang ito makapasa sa kanyang pretest, mag-college, kung ito'y mag-fail? Dahil sa mga nangyayari, dapat protektahan, i-shield natin, padiran natin ang Rizel. At itong panawagan ko nga, itigil nyo, di magsitigil na muna kayo. Pwede ba? Magsitigil na muna kayo. Bigyan nyo at least 1 week ng pahinga ang bata na wala siyang nakikitang issue sa labas. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Give them time. Bigyan nyo po ng pagkakataon panahon na wala mo ng bangayan, no? Na hindi masama, ma-involve ang kanilang mga pangalan dito. Kaya sana po, makinig kayo bilang mediator, bilang reactor, bilang officer ng Karipa. Panawagan ko sa lahat, huwag ninyong itabnil ang mukha ni Langga, ni Ruel. Huwag ninyong itapik. Huwag ninyong banggitin ang pangalan. Bigyan ninyo ng katahimikan tang samantala ang bata na makapag-isip ng katahimikan. Makaptan yung katahimikan. Kasi sa ngayon,
napakagulo, napakagulo ng mundo ng kanyang kinikilusan ngayon. Sabi ni Irma Galo, Miss Blag, leave her alone. Nakakaawa na kasi bata pa yun, spread love. Paano nilang i-spread love dito, Sis Irma Galo, Mix? Kung pirming bawat banatan, nasasambit ang pangalan ni Richelle. Inuuna nila ang kanilang sarili dito, ang kanilang kikitaing views, subscribers, revenue, sponsors, palipad. Magamit lang ang pangalan ng mga bata dito, ginagamit nila ang lalaki ng mga katawan ninyo, magsitrabaho kayo. Kung meron man kayong sasabihin, magsitigil kayo, shut up! Tikom yung bibig nyo. You got to know when to stop. Self-control. Alalahanin nyo pag pumuka, mga bibig ninyo, masasabit, masasabit talaga ang pangalan ni Richelle. Diba? Sabi ni Lina na pala, Polandaya, suspindihin lahat ng involved para tumahimik. Hindi naman po pupwede yan dahil nga po, wala naman silang mga nilalabag na batas dito sa loob ng Kalingap. Ang sa akin lang, kusa ko lang panawagan ito dahil masyado akong na ibig sabihin, sensitibo kasi ako eh. Napil ko. Napil ko si Rishim. Kasi magaling ako magbasa ng mukha, aksyon, kilos ng tao, no? At dinadagdag ko yung mga pangyayari sa paligid. Kaya nilalagay ko yung sarili ko sa katayuan ni Rishim. Kung ako si Rishim, I will feel the same way. Sabi ni Olin Cristobal, tama po sana yung hindi magandang sasabihin about sa Rosel ba mga reactor stop na. Lahat po. Hindi lang naman ang mga rito. Kasi mga reactor, wala namang sinasabing masama kay Rosel, kundi nakipagbanatan lang sa mga binabanatan yung mga taong mga sinungaling, mga budol, mga nanira, mga namimintang, which is a good thing para po ma-reveal ng mga lahat ng supporter at mga sponsor kung sino ang dapat hindi pagkakatiwalaan dito. That is a good help and it is a good thing. Okay? Kanya nga lang, the way we do this, we need to avoid using or even mentioning her name as if she's not part of it. Kasi once na ma-mention natin ang pangalan ni Richelle, then she feels like she's part of the problem. She's gonna feel it. Mararamdaman niya, ako may kasalanan kasi kung wala ako dito, hindi mag-away-away mga tao. Ngayon, napapangit yung pangalan ko. Nasasamit ako araw-araw. Grabe, di ba? Sa Bible point, tapos sinabi pa nila na marami daw silang nilalaman na sekreto ng Morales family. Dapat kasi, di na nila yan sinasabi sa live nila. So, binigyan tuloy nila ng idea ang mga viewers. Oh, di ba? Yung mga taong dumidikit sa pamilya Morales, ang mismong gagawa ng iskandalo. Ang akala nyo ba hindi maapektuhan ang bata dito pag lamang may iskandalong nangyayari na wala siyang alam? Mga taong pinagkakatiwalaan ng bata, nalanghangad lang ng bata, magkakaroon siyang parang nanay-nanayan na mapagkatiwalaan. Tapos yung mga taong pinagkatiwalaan niya, nakalapit niya, ay mismo pala magsisiwalat ang kanilang mga baho bilang pamilya, di ba? So yun ay iskandalos para sa isang taong estudyante, para sa isang taong minority edad. Mga ganitong edad, kagaya ng edad ni Richelle, masyadong sensitibo, I promise you, 1,000%. Itong edad na to, 17, they will be very sensitive until they reach the age of what? 19.
Ito po ang edad, which is prone to suicide. Mga suicidal ang mga edad na ganito. Pag hindi ito matigil, ayaw ko mangyari na magkaroon ng suicidal thoughts si Richelle dahil sa kanya, nagkaroon ng away dahil sa kanya, ganito nangyari. Iwasan at pangalagaan natin ang katayuan ng bata. Dahil itong edad na ito ay very sensitive. Lalo pa pag nasa social media tayo, marami po ayaw kong magiging statistic si Richelle dito. Kasi kayo dyan, mga nakakatanda, nakikipag-away dyan, mga gumagamit dito sa bata, hindi nyo iniisip na ang bata ay prone to what? To think this way. Mga suicidal thoughts, depressions, and all of that. Bilang nanay, ha? Alam ko. Hindi nyo iniisip kung manangyari dyan? Ang iniisip ko, kapakanan ni Richelle dito, yung kanyang mental health, yung kanyang emotion. Ano ba pinagagawa ninyo dito? Sabi ni Warrior Mama, let's accept that nahati na ang Rochelle between Royal Camp and Family Morales dahil na din sa pera. Dahil nga, si Rochelle nga, bata pa nga, kaya nga, the best thing to do, to unite strongly. Kasi, I know, mahal na mahal ni Ruel si Richelle. At alam ko rin, hindi pababayaan ni Ruel na ano man ang mangyayaring masama dito. Alam ko rin, pangangalagaan, mga financial na meron man sa kanilang dalawa. It is so why the reason that I suggested that all of the sponsors will give the funding directly to Ruel. O malalang sila ni Richelle mismo ang kikilos dyan. Hindi na yung mga kapatid, hindi na yung tatay, hindi na yung uncle, hindi na yung kamag-anak, hindi yung mga kaibigan. Para walang sisihan, iisa lang ang tao na dapat managot dito. Maestro 21, shout out sa'yo. Diba? Sabi ni Kate King, laban lang lang, Richelle at Dudong, andito lang kami mga salindiyon. So, di ba? O, palakpakan niya. No? Ayaw ko, no? Ayaw ko talaga. Ang ganito kasing mga edad, guys. Hello, sis Vicky Azakawa. May ganap chat out sa'yo. Binisita ako ni Vicky. Chat out ni Insayet. Chat out sa'yo. Hello, Chinese character. Shout out sa'yo. Ayan, lagyan kita ng jacket. Sorry to say, sabi niya dito, ha? Sorry to say, mismong tiyuhin ni Richelle ang naglabas mismo sa live ni Duna. Wow. Grabe. Sabi ni Lolo Lupis, yes, think 100 times before you click. Para di kayo makasira ng kapwa. Correct. No? Salamat, Josepina, lagi daw. Sabs done. Ang ganda niyo po. Thank you. Thank you, Rochelle. I admire her. Napaka-strong na bata. Yes. Well, we think she's strong. We think she's really strong. But behind closed door, do we really know that? Na she's that strong? Because at this stage, at this age, between the 13 years to 19, these are the age of a very sensitive na mga edad. And a lot, statistically, a lot in this age, marami pong mga tao hindi makaya ang depression, nagsususide. No? They're suicidal. And I don't want to hop into the shell. Dahil, lalong-lalo na yung mga suicidal na mga ganitong edad, nasa social media po. Google nyo po.
Google it. And you'll see what I'm talking about. I am correct. And I don't want that to happen to Rochelle. Bilang nanay, ha? Ingon ni Flores, Bisaya ka tinon man yun akong tanaw ang live ni Ma'am Pia nga nung kahadili siya muundang o gribatat. Para kay Trending Pia naman, sa akin, no? Sis Trending Pia, panawagan ko lang po. No? Sis, you must cease. Stop na muna po. Sa ngalan po ng ating pinoprotektahan ditong bata, stop na po Trending Pia ang makipag-rebattle sa ibang tao. You prove your point and many people believe in you and that is all that you needed. I know, I myself believe in you. But in the name of God for others, we need to stop. Lahat. Even myself. Tama na po. Huwag na natin palalain dito ang sitwasyon, no? Sabi ni Marites sa Vittorio, Bisaya ka, hindi naman ibig sabihin porkit matanda, matanda ka na talaga. I mean, bilang nakakatanda nila Rochelle Ruel o sa mga anak, common sense naman, Bisaya ka. Okay. Sabi ni Warrior Mama, merong 250,000 daw na nawala at di nalaman kung sino totoong nambudol, daming sangkot, di ba? So, pagdating sa pera, guys, no? Everyone will sacrifice their credibility, their integrity, their principles. But the point at pinupunto ko dito, ang kahahantungan, ang effect, effect sa English, ang epekto ng bata. Dahil tayo dito, mga matatanda tayo dito, and we need to analyze all of this. Itong mga circumstances na to, na pwedeng mangyayari ang outcome in the end of the day. Sino ang casualty dito? Hindi pa si Rochelle? Hindi ba sila si Ruel o Palalag? Itong mga taong nakapaligid na gustong dumikit, gustong magpasikat, ang habol nila magpasikat. In the name of money, they are willing to pay any amount of money so they can be mentioned as a sponsor. Because here in United States, the name sponsor is a big thing. Kahit na nanggaling ka sa hirap, kahit walang-wala ka, namuhay ka, nanggaling ka talagang lampang-lampa ka na, wala ka sa buhay. Pero pagdating na pangalanan ka ng pangalan bilang sponsor, you feel big, you are big. So people are willing to pay any kind of amount of money so that they can be called a sponsor. Which is the most expensive word in social media, the word sponsor. For people to be known, to be respected as a sponsor, to be what? Treated like a rich one. Kasi sponsor nga sila. Pero the truth of the matter dito, ay ang mga tao na nabubunol dito, walang iba kundi ang mga OFW. Mga kawawang mga OFW na araw-araw ay naghahanap buhay, kumukudkod na mga kaldero, ha? Kung saan umaakyat sa mga matataliyog na mga bintana, 50-50 ang buhay sa ibang bansa na hindi natin alam kung sila ay papatayin, gagahasain, bubugbugin, abusuhin, hindi pakainin. Pero ito ang mga tao po na mapagbigay ng pera. Mga tao na kahit isang pasong lupa, wala. Pero yung mga binibigyan, kadaming mga lupain. Ha? May mga kotse pa, may mga batong bahay, pero mga OFW nagbibigay ni isang pasong lupa, wala. Ni kotse, wala. Pag-uwi na Pilipinas, tricycle pa rin ang sasakyan.
pag-uwi ng Pilipinas, ha? Bahay, kubo pa rin ang bahay. Butas, butas pa rin ang bubong. Pero yung mga tinutulungan, may mga pera na, mas mayaman pa sa kanila. Yan ang mga taong binubudol na mga marami dito dumidikit sa mga pangalan ni Richelle at Romelo Malalag. Igalap sa tao sa iyo, Teacher E, nandito ka pala. Diba? Ang sa akin, tapusin ninyo ang bangayan dito. Stop! Tigilan nyo na ang makipag-away dito dahil dawit po dito ang pangalan ni Richelle at Roel o Malalag. Apektado dito mga bata, hindi kayong apektado dito kundi ang mga bata. Kasi yung iniisip ng karamihan dito, yung inyong mga revenue, yung inyong mga viewers, ang kikitain nyo dito mga palipad at mga subscribers. Pero hindi niyo iniisip ang kapakanan ng mismong tao. Nasasangkot ang mga bata dito dahil sa ano? Sa pangalang sponsor, sa pambubunong ng sponsor, sa pagsisinungaling, magpapasikat. Kaya ako, trabaho ko, bilang medyito na reaktor, magsitigil kayo. Dahil ang apektado dito, walang iba kundi si Richelle at Ruel. Hindi kayo apektado. Ang mga bata ang apektado. Ginagamit ninyo ang mga bata dito, ang lalakas ng mga katawan ninyo, ano po? Pero pinagkapirahan ninyo ang dalawang ito. Kung mag-away-away man kayo dyan, magsabunutan man kayo, issue dito, issue dyan sa loob ng mga GC ninyo, magkabila ang away. Pero dawit pa rin ang pangalan ng mga ito. Na okay lang sana kung mag-away-away kayo dyan, kung hindi nyo sasambitin ang pangalan at tatam nyo ng mga picture ng mga bata, okay lang yun. At least hindi sila apektado. At least malalaman nila na kayo lang nag-away, hindi sila dawit. But who is the casualty? Them. Pang sarili lang kasi iniisip ng mga karamihan dito, di ba? Huwag kayo mag-away dito, guys. Please lang. Enough. Stop! Hindi nyo na kailangan. Kasi one already explained. One already explained. One already revealed. For what? Na i-continue nyo ang banatan kaliwat kanan. Ako manawagan ako sa lahat ng reactor. Please lang. Please. In the sake of peace. Itigil ninyo muna ang banatan. Pagpahingahin ninyo ang maglangga. Because it's them. Apektado dito sila, hindi kayo. Kayong may mga edad na dito, dapat mag-isip nito, hindi ako. I mean, may edad na ako, no? Pero bakit kailangan ko pang pumasok at magbigyan? Dahil nakikita ko sumusobra na ang mga awayan, sumusobra na wala nang tikil, araw-araw na lang, kaliwat kanan. Pakiusap ko lang sa mga reactors dito. Stop. Give them at least a week of rest. Ha? Give them ang 25 na video ni Rab. Sabi ni Irene Passion, hindi pa yung nabidyo ni Rab, pero never nilang nabanggit na may donut na tumutulong sa kanila. Nagsalita si Tatay Risa, nagsalita si Lula Marie, nagsalita si Mabel, pero walang donut na tumutulong na nababanggit nila. Iwan ko kung may tumulong ba, kung tumulong ba si donut noon, pero trabaho po yan ang reaktor ni Kalinga Prab.
Hindi po trabaho ng mga merd yan. Wala kaming alam kung si Donut ay contributor ni Kalinga Prab. Wala kaming alam. As in, wala kaming alam mga merd. Kariba. Wala kaming alam. Okay? Kung may naitulong man si Donut doon kay Kalinga Prab, which is ibang usapan yan, trabaho po yan kay Kalinga Prab o mga reaktor. Kung sino man ang involved yan, nabanggitin niya. Hindi po trabaho ng Kariba yan. Kasi walang alam ang Kariba yan. No? Sabi ni Warrior Mama, which is correct, para sa akin, everything happens for a reason. Siguro it's God's will para mapisto mga manggagamit at budol. Correct? Kasi alam nyo, nung ito sa akin lang ha, nung nabanatan ko si Lorne for the first time. Ang dami nyo sa akin nagalit, guys. Totoo yan? Oo, kasi nung panahon pa na to ay mga, yung mga, maraming mga nagpapanggap na mga blue heart, diba? Maraming. Pero kasi hindi nyo pa ako kilala. Ako, I choose my words. I choose my battle. Pero pagdating na kailangan meron tayong protektahan dito sa Kalinga, protektahan natin. Kasi nakikita ko ang result dito, the end result. Kaya sana, no, tonight, I expect na lahat ng mga reaktor na nakipagbanatan dito, sana makinig kayo, no? Never use their picture, don't use their name, kung kayo ay makipagbanatan para hindi magiging epiktado dito si Rizal at Noel. Kasi yung pinapangalagaan natin primarily itong dalawa. Hindi kayo. Kayo, okay lang kayo. Matanda na kayo. You can handle that. Pero, kaya niyo bang i-handle ang kanilang mga emosyon? Iba? Huwag kang mag-alala, Elena Pulandaya. Dahil ako, bilang defender ng mga matubang ng Kalinga, hindi ko po pababayaan ang mga yan. Ibabas nila, Sir Walang Malalag, ibabas nila ang mga matubang. Sabi ni Patma, hello Patma sis, mikos-mikos ang ginawa araw-araw. Kaya nga eh. Kaya nga, pinagsigawan ko dito, tama na, tama na. Tama na. Kasi, kung hindi kayo titigil, kababanat, kasi ang matatawag natin dito, kung apektado dito ang bata, pwede nating mailagay ito sa salitang bullying. Kasi pinabanggit pirmi ang pangalan ng bata eh. Nasa under others po yan sa loob ng merge. Patakaran. Nasa under, andito po yan si Teacher Ian, nakikinig yan. Ha? Andito po yan, Kalingap Offenses. Under others. Huwag gamitin po ito. Sa ayan o. Anong number yan? Number 7. Rules number 7. Huwag. Number 8. Huwag. Yeah, under other 7. Huwag gamitin ang photos, videos ng matubang family. Pananakot, kawalang ingat, at iba pa under others po yan. Kung kalingap kayo, ha, dapat alam ninyo ang mga rules, guidelines, regulation dito sa kalingap. Huwag ninyong gamitin ang
picture ni Richelle at Ruel Umalalag. Huwag ninyong banggitin ang kanilang pangalan kung kayo ay makipag-rebattle ng kapwa kalingap. Kung mag-away man kayo, focus kayo sa topic. Huwag ninyong dalhin ang pangalan ng mga bata dito sa topic ninyo. Dahil ako, nandito sa akin ang mga patakaran, ang mga offenses na pwede kong isumbong dito sa kalingap, sa karipa, sa merd. Concern lang ako dito. Natutulang concern talaga ako dito sa kalagayan ni Rizal. Kung wala mang mga tao dito na nagpapakita ng concernment, ako. Dahil sumusubra na araw-araw na, ilang tao ang bumabanat bawat isa, araw-araw. Hindi mawawala ang dalawa, tatlo. No? Araw-araw, 2024, 11 days or 12 days in the Philippines. But this is an ongoing process. This is an ongoing issues which is affecting a child's emotion, which is prone to suicidal. And I do not want that to happen. Kaya tigilan na ninyo ang ginagawa ninyo. Think twice, even thrice. Stop it. If you can handle, do not say anything back. Please stop it. Please do it. Sa pangalan na lang ng mga bata, no? Kasi nakakasawa na, nakakainis na, no? Naiinis na ako eh. Walang choice si Rizal. Muntik na nga tumigil, di ba? Hindi niya kayang tumigil. I mean, kaya niyang tumigil. Kaya lang, ayaw ni Ruel dahil nga, siyempre, may mga inalagaan sa mga kapatid, inalagaan ang pamilya. Kung titigil siya, paano na lang? Pagtutusos ng mga pag-aaral ng kanyang pamilya, papapakalis ang kanyang mga kapatid. At lahat tayo dito, mga supporter, trabaho po natin bilang nakakatanda ang protektahan ng mga bata. At kung meron man tayo dito nakikitang mali, kailangan nating sabihin. At huwag po tayo maging balat sibuyas, magiging sensitibo kung meron mang mababanggit. Dahil ito po nakakabuti po sa community ni Rizal para malaman ang lahat kung sino ang bunong, sino ang sinungaling, sino mapagkatiwalaan dito. Sabi ni Jocelyn Monserrati, just a piece of advice, morales, family related. Learn to refuse din minsan sa mga bagay na dapat para lang kasarisya. Correct. Hindi porkit nagbibigyan ng pira, magtitiwala ka agad tayo. We don't know who they are. We don't know if they're only using that little money to pretend na sponsor sila to use Rizal and Ruel Umalalag. They are there. That's why every time na may mag-open na magbigay, question, find out who they are. What their intentions? What, anong intention nila? Bakit sila nakikidikit dito? Anong intention? Para, hindi ko naman sila kilala. Out of the blue, bigla nang lumabas dito, nag-open na tumulong. Thank you sa mga tulong, appreciate yan, ganun, mag-appreciate tayo. But, we need to actually find out who these people are. Are these people are going to help me? Or is going to ruin me? May mga kapatid nga natin, may mga kakasira sa atin, ibang tao pa. Ibang pa tao pa? Kung sarili nating pamilya mismo nakakasira sa atin, ang ibang tao pa kaya? Dahil sa pera? Because the most expensive thing in social media is the word sponsor.
And people are willing to pay any amount of money so they can be called a sponsor and they will be known as a sponsor. Most of these people came from a very low upbringing. Most of these people are coming out from a humble upbringing. Mga dating pobre na nagkaroon ng kunting pera para ipakita na mayaman na sila, malakas, magpapalakas, magpapasikat. And they are going to use that opportunity, which I call opportunistic people. Don't let that fool you. Gagamitin at gagamitin ang salitang kalingap, ang salitang resale team, RMM, so that they can be known. And given the power to dictate para makapag-penetrate sila sa personal na buhay ng mga batang sinusuportan at gagamitin blackmail, ipa-blackmail nila. O ilalapas namin ang mga baho ng mga Morales, ilalapas namin ang baho nila ni Dudong Ruel. Dahil napagkatiwalaan na nga sila. Be very careful. Tayong mga loyal dito na walang hangad kundi ang kabutihan ng mga bata, we are really, really, really extremely concerned by what's going on around, surround, outside, inside in this community. And it is part of my job to protect that. Kasi yung madami dito mga tao hindi nag-iisip eh. Marami kasi nakatingala lang doon o may nag-live, nagbanatan si Kwan, ganito si Kwan. O yung isa banatan naman. O isang oras na tapos yan, may bumanat na naman sa kanya. Tapos lahat ng bawat ura-ura na may mga bumabanat, kasama ang Langga Rizal Pangalan at Ruel Malalag. Community, lahat ng community ng Langga Rizal, may mga issues sa GC, ganito, ganyan. Tapos Langga Rizal naman ang pangalan, nadadawit, 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 diba? What do you think of it? Kung kayo ang nasa lugar ni Rizal, don't you think na hindi kayo ang magiging affected dito? Because the neighbors cease to actually think. The neighbors stop. At the moment, kakapikto ba ito sa bata if I say this? Kung ano sabihin ko dito at mabdadawit, mababanggit kong pangalan? Yung bata, 17 anos, minor de edad. How is he going to handle all of this? When a lot of people, not just one, not just two, but four, five, six people are fighting in the name of Rizal and Ruel. Diba? Hanggang dito na lang tayo, guys. No? Matutulog na po ako. Mega-mega lang sa tao sa inyo. Magandang umaga. Gabi pala dyan. Ano? God bless sa inyong lahat. Thank you po sa inyong suporta po. No, thank you po sa inyong lahat. Kasi even though na marami akong mga gusto sabihin, but I need to stop this. I need to stop. I'm tired. Pagod na po ako. Okay, love you guys. Bye po. Bye. Tuloy ang suporta. Tuloy ang pagtatanggol.